So what's up mga ka-Axie, for this video, ari nag-gameplay tayo sa BBP natin. Pero syempre bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout yung napaganda kong anak na siyempre Zoe Espinosa at sa napaganda kong asawa na si Sunshine Espinosa. Also gusto ko rin i-comment si Awi Hill, I'm not sure kung Awi Hill or Awi Hill, Team BTP, tropa natin yan, kaibigan natin sa Team BTP, sobrang lakas maglaro din yan. Kung makikita nyo naman, currently, nasa rank 7 siya ngayon, 2899. Tayo, nasa 2500 tayo, with a MMR of 2321. So, anong pinaka-reason natin? Kasi kung nasa top 100 tayo, hindi talaga tayo makaubos ng energy. Kasi sobrang tagal ng pine match. Also, meron akong full-time work. Kasi yung iba nagtataka, bakit daw ako nagpababa ng MMR? May maraming nagme-message sa akin, bakit di daw ako tumira nung laban namin? So, nagpapababa talaga ako ng MMR pag naubos na yung energy ko. Kasi nga, hindi ko talaga kayang ubusin yung energy na 60 dahil meron tayong full-time work kapag umaga, nagbubulkanize tayo. Kaya naman, yan. Yun lang naman yung reason sa mga nagtatanong. So, ari nag-gameplay tayo para mabilis. Ay, day lang pala. Cancel natin. Meron pala tayong comment of the day ngayon. Munti ko na makalimutan dahil matagal tayong walang comment of the day. Nandyan si Donovan Francisco. Personal choice ni Mrs. Ko, sabi niya, salamat Lord sa always updating us sa guides about sa Axie. Hindi mo kami talaga pinagdamutan ng knowledge. Shout out Lord's thanks. So shout out sa iyo Donovan Francisco. Salamat sa malupit na comment. Also nandito din si John Diaz. Isa sa masipag mag-comment. Lagi ko nakikita yung profile picture niya o yung YouTube niya tsaka yung pangalan niya. Ganda namang bagong cards pero medyo binawasan damage ng iba pero solid naman. Yan. Shoutout sa iyo John Diaz ka-Axie. Salamat talaga sa malupitang comment. At ang pinakahuli naman ay si Angelo Gacho. Pinapaganda nila yung laro lalo para madami mahikayat, di ba idol? God bless Lodi, miss ko na arena mo at papaano mo sila ma-predict. Lupit mo mag-Axie, masaya ako na notice mo ako. And shoutout sa'yo Angelo Gacho, sobrang solid nung comment mo. Pero again, it doesn't mean na hindi ka napili, is hindi na the best yung comment mo. Sadyang, nagsuswipe lang talaga ako, sinimakita ko, yun na yung binabasa ko. Also yung dalawa doon is personal choice ni Mrs. ko. Grabe yung pangalan nyo, nag-iisip pa, wala namang utak. Grabe naman yun. Okay, kalaban natin is yung mga Shimpnator. Merong Talon, merong Duster yung sa likod. 34 speed yung ano niya, yung tank niya. So, mauuna sa atin yan, maganda yun. Kaso nga lang, problema natin, wala tayong plan card. So, pwede tayo magpas na lang muna ngayon. Wala naman tayong pambanat. Meron na sana tayong in-up cards dito. Pwede na natin siyang patayin ng ganyan kung di siya mag-shield para mamaya kung bigyan tayo ng shooting song mapapatay natin to, manonotoy natin to. Ang problema lang kasi ngayon, pwede siya mag-cleanse, hindi natin siya mapapatay kung sakali. Okay, anong pwede natin gawin? Pwede naman natin i-reach na ganyan, 55, nag-cleanse nga. Sana mapatay pa rin natin, no? I think mapapatay natin, kaso baka mag-last stand. Okay, 85 to eh. Sabi na magla-last stand din. Okay lang na nag-last stand din kasi hindi pa maaari hindi niya pa kumpleto yung talon niya. Okay. Pwede natin siya nakawan lang. Sana din niya pa kumpleto yung talon niya. Kasi possible bigyan pa to ng cards kasi nasa last stand siya. So, anong pwede natin gawin ngayon? Pwede lang siguro tayo magganyan. Ayun na, tumalo na yung kaibigan natin. Pero hindi naman inap 'yan. Mananakawan pa natin siya ng energy. Huwag lang mag-critical ah. Bigyan tayong shooting song in aroma dapat. Shooting song in aroma. Mananaawan natin siya. Goods yun. Kailangan natin shooting song in aroma. Shooting song aroma. Wala. Walang shooting song aroma. Nakananto ako. Okay. No choice tayo. Kailangan natin isugal ng ganito. Also, ginamit niya is isang cheating jump, isang barbs. Ah, hindi. Isang cheating jump, isang Heroes B entire champ. So, pwede siya mag-high shield using barb strike. Pero I think, hindi na siya. O, pwede siya mag-high shield. Nanakawan natin siyang 2 energy, diba? So, pwede siyang mamatay dito. I think, pwede na rin natin gamitin tong dalawa to mix. O, kaya isa lang muna. Ito lang siguro. Spicy surprise. Kung sakali, tatagos. Para ma-disable yung champ. Okay, mapapatay natin to. 66 lang yung shield niya. So, tatagos yung spicy surprise natin dito.
madi-disable natin. Okay. Nag-oranda pa. Nakabawas pa siya sa atin. Pero okay lang yon. Hindi naman siya makakapag-champ ngayon. So, kung di siya makakapag-champ, anong pwede natin gawin? Kung di siya makakapag-champ, pwede lang siya mag-allergic. O pwede natin siyang disable ulit. Pwede natin disable ulit eh. Okay. Kasi bawas nito 100 plus lang, di ba? Pwede mag-shield to. Pwede ganyan lang siguro. I think pwede ganyan lang eh. Sige, disable lang natin. Hindi siya makakapag-champ kasi ngayon. Disable lang natin para hindi siya makapag-champ. Low shield na naman siya mamaya. Kasi pinaka-high shield niya, Sticky Goo. Yung champ is second to the high shield niya kasi 50 yun. So, disable na naman yung champ niya ngayon. Pero kailangan na natin tumira. Okay, inap naman na yung cards natin. Makapag 4 cards na tayo dito. Pwede pa tayo mag-shields up ng ganyan. Baka sakali. Nag-double allergic kasi siya kanina. Possible wala siyang allergic ngayon. Ay, hindi. Marami pala siyang cards. Gumamit siya ng 4. Minus 8. So, merong 4. Remaining. Then, plus 3. Meron siyang, marami siyang cards. 11 cards pa ba siya? Kasi sa 8 cards, gumamit siya ng 4. So, merong remaining 4. So, magpa-plus 3 tayo. Pumasok yung 10. 7 pala. 7. 7. 7 cards yung natitira sa kanya. So, possible meron siyang allergic. Pwede siya mag-allergic. Sticky Goo. Pwede siyang Mystic Rush. Mystic Rush, Sticky Goo, tsaka allergic. May stun. Pero mamamatay na siya dito. Kasi 304 yung damage nitong dalawa. 152 and 152. Maglalast stand nga lang siya. Ay, hindi na. Kasi nag-critical. So, yan. Nice game. Panalo tayo. So, tingnan natin kung mananalo tayo ulit. Yan, fine match tayo ulit kagad. Sana mabilis lang yung fine match. Okay, mabilis naman yung fine match. Tingnan natin sino kalaban natin. Si Biohazard. Okay, Jumping Lason yung kaibigan natin. Bumungad sa atin yung mga poison nila, yung mga buntot nila. Yung Gas Unleash tsaka yung Venom Spray. So, malamang sa malamang, naka-Sneaker Raid yung gitna nito. Sneaker Raid, tas naka-Venom Spray din. Okay, mga Jumping Lason, gising na sila ulit. Ayan na, naka-. Pero the good thing is, mauuna tayo sa kanya. Kaso lang, mahirap talaga kalaban itong mga to. Pwede natin siya nakawan, disable mouth cards. Okay, hindi siya gumalaw. So, meaning to say, meron siyang 2 energy remaining mamaya. Then, ngayon pala, pagpasok ng round 2, meron siyang 4 energy. Sa 4 energy niya, anong pwede niyang gawin? Yung vegetal bite niya is naka-disable, kaso meron siyang 2 gas unleash. Pwede na nating patayin siya ngayon, kaso nga lang, I think, hindi worth it kasi pag pinatay natin yan, makukompleto yung cards nitong 2 nasa likod niya. Pwedeng tumalon siya. Kapag pinatay kaagad natin, pwede siyang tumalon agad-agad. Pinaka main goal kasi natin, masiro to yun sana natin to kung sakali. Kaso kung makompleto niya kasi kahit 3 cards lang dito, Sneaker Raid, 2 surprise invasion, mapapatay niya yung bird natin. So much better, magpas muna tayo ngayon kahit kaya natin patayin tong tank niya, hayaan na muna natin. Okay, tignan natin ha. Medyo matagal tumira yung kaibigan natin. Meron din siyang 4 energy. Okay. Nag October treat. Kasi ang pinakamahirap doon, nag-draw card siya. So, nag-draw card siya. I think pwede na natin siyang patayin. Okay, bakit pwede natin siyang patayin? Kasi kapag naka-draw tayo ng not crack and not throw, pwede natin i-zero train mamaya to. Inotain natin siya. Kahit tumira siya ng surprise invasion, itira tayo sa bird. Kasi makakapag-generate tayong 4 energy using single combat and ivory stab. Double single combat, double ivory stab. Also, mapapatay natin to kasi isa na lang yung October retreat niya. Ang problema lang natin dito is possible mag-double gas unleash to. Which is double na patong. Kada isang tira natin, yun yung pinakamahirap. Also, pwede rin siyang tumalon dahil meron siya ngayong, meron siyang 4 energy kanina, nabawasan ng isa, 3. Meron siyang 5 energy. Okay, yun na nga. Masisiro train natin yung tank niya. Kaso malalason tayo. Yun na nga. Sinasabi natin, magdo-double gas unleash. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Yun yung pinaka-risk doon. Kailangan natin makabunot ng, yun nga lang. Anong pwede natin gawin? Since ang nabunot natin is plant card and bird card, hindi na tayo mamimili. Kasi,
Ang damage nito is 400. Then ang magiging shield nito is around 200. Pero ang magiging damage nito is 300. Manonotin natin to. Ang problema lang, yung tira nitong black na reptile sasaluhin ng bird natin sa likod. Yun yung pinaka-problema. Iniisip ko lang kung sasamahan ba natin ang Spicy Surprise and Prickly Trap. Pero I think hindi na muna siguro. Or pwede naman kahit Spicy Surprise para ma-disable lang natin yung champ niya. Pero manonotin natin to for sure dahil mauuna tayong titira. 145 nga lang yung shield. Also, mamamatay siguro yung bird natin, I think. Okay. Namatay. Sayang, no? Kung una siya titira, papasok sana yung damage natin doon sa kabila. O, sa kabilang reptile niya. Pero madi-disable natin yung champ niya by next round. Kasi medyo masakit yung bawas nitong kaibigan natin. Also, mukhang wala siyang energy. Nagbuo siya ng energy doon. Wala siyang champ. Pwede natin siyang nakawan this time. Okay. Pwede kasi tumalon ulit to. Smart shot tsaka barb strike, no? Smart shot tsaka barb strike. Pwede siyang tumalon. Pero I think pwede tayo mag-pass ngayon. Kasi pag ginamit natin to, wala tayong damage card mamaya. Kailangan natin yun. Kung tumalon man siya, prepare tayo mamaya. Pwede tayong bumanat. Kasi pwede siyang mag-ano, smart shot, venom spray, then barb strike. Ayun na nga. Smart shot, venom spray, and barb strike. Okay. Sana mapatay niya na nga eh. Hindi na matay. Okay, mamamatay kasi ito. Isang tira lang natin. Okay, since hindi siya namatay, hindi na natin papatirahin to. Bahala na siya dyan. Okay, wala din tayong... For sure, wala tong energy. Wala siyang energy. Meron siya 2 energy remaining pala dahil pumasok yung round 6. Pwede siguro hindi na natin siya nanakawan, pero meron na siyang champ ngayon. Possible i-champ niya na tong... sa harap na yung dadaan, hindi na yung magbabackdoor dahil isang tira na lang mamamatay na tong blue beast natin. So, maaari tanggalin natin yung champ dahil maistan tayo panigurado kung sakaling meron siyang venom spray. I think meron kasi 3 cards lang yung binato niya, minus 6, merong 3. Then pumasok yung round 6 plus 3, meron siyang 6 cards ulit. Then followed by champ and dalawang cactus. Icha-champ niya tayo for sure. Ayan na nga. Pero ang pinakamahalaga dito, kahit pinatungan niya tayo, konti lang nabawas sa buhay natin. Also, meron tayong remaining energy. Makapag-4 cards pa rin tayo mamaya. Ang pinaka gusto lang natin, lumabas ulit yung Spicy Surprise this time. Much better, dalawang cactus ulit, isang Spicy Surprise. Pero walang lumabas. Walang lumabas na dalawang cactus. Pero 2 energy lang siya, nakash niya na yung isang barb strike. So, maaari ang shield niya lang is around 100 siguro kung sakali mag-double barb strike siya ngayon, double venom spray, medyo mataas yung shield niya. Pero ang pinakamahalaga, meron tayong Spicy Surprise. Pwede natin siyang ganyanin. Hindi na natin gagamitin to make sure na hindi naiikot yan para mamaya secure na yung panalo natin. 122. Pero madi-disable pa rin natin. Bakit ko ginamit yung aqua stack? Kasi nga, high shield yun. High shield. So, dito patay na siya. So, tinalo natin yung jumping lesson ni Starboy. Okay, panalo tayo. So, tignan natin. Fine match tayo ulit. Medyo matagal. Anak lang to ako, nag-reloading pa. Wait lang natin, tas fine match tayo kagad para mabilis. Para. Okay, yun. So, fine match tayo ulit. Okay, may kalaban ka agad. Ganun kabilis maghanap sa 2-3. 2-2-4, 2-2-5. Ay, 2-5, medyo matagal na yata doon. Kasi nung 2-6 ako, anak ng Tokwa. Sobrang hirap. Sobrang hirap maghanap ng kalaban, lalo na pag 3 AM onwards, tulog na yata sila. Okay, jumping lasso na naman kalaban natin. Ang problema dito... baka nakawan tayo, wala tayong pang nakaw. Okay. Pwede tayo mag-pass ngayon. Ayan na, nag 3 cards. Maaring Vegetal Bite and Gas Unleash. O, yun na nga. Ay, nakawan tayong isa pero goods lang din. Kasi meron siyang 1 energy remaining. Then pumasok yung round 2. Meron siyang 3 energy ngayon. Ang pinakamahirap, nakapag-draw card siya using October Trade kasi hindi natin na-break yung shield niya. Kasi ang special effect nito, draw card if this Axie
Axie Shield doesn't break this round. So since di natin nabasag yung shield niya, nakapag-draw card to. So pwede pa itong mag-disguise October treat ulit. Pero away tayo na meron ng isang laso niya, kinash niya na. Pwede lang tayo magnaka, wala naman tayong magandang play ngayon. So, also wala pa tayong pwedeng i-combo ngayon. Pwede lang natin siya nahawal. Kaso tumalon na yung kaibigan natin. Sa 3 energy niya, ginamit niya kagad. Ang kinash niya dito is disguise. Kaya na-trigger yung Barb Strike. Wala tayong mananakaw na energy kasi ginamit niya yung 3 energy niya dito. Pulado. Ang mahirap dito, pulado na. Kailangan natin ng single combat. Kaso ayaw tayo bigyan. Okay, anong pwede natin gawin ngayon? Pwede lang tayo mag-pass. 2 energy lang siya naman. Kaso pwede niya tayo nakawan, no? Kaso wala tayo, hindi tayo pwedeng tumira ngayon, may lason pa to eh. Titira tayo, tapos wala tayong energy mamaya. Napaka-risky nun, so pwede tayo mag-pass ngayon. Okay, nag-pass din siya. Dismiss na natin to. Pwede natin patayin yung... Ia-aroma natin siya. Bakit? Kasi nga, pwedeng mag-smart shot, barb strike lang to, patay na tayo. Kailangan pa natin tong ano natin mamaya. Itong... beast natin. Kailangan natin tong beast kasi nga hindi pa lumalabas yung single combat. Kailangan natin ma-maximize yung paggamit sa cards niya bago siya mamatay. Okay. Mapapatay natin to kahit meron siyang shield, walang problema dyan. Kasi nga gumamit tayong Soothing Song. Dalawang Soothing Song, dalawang burst damage. So ang papasok lang yung sa dalawang reptile. Okay. Tapos meron tayong blackmail mamaya. Pwede natin i-blackmail to. Ang problema lang dito, grabe, round 5 without single combat. Grabe, as in. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga. Pwede lang, pwede natin siyang inotrain, I think. Pwede siguro. Okay, pwede natin siyang inotrain. Sana, tignan natin. Kaso tatalon to. Makikipag 1v1 tayo dito. Manonotoy natin to. Problema, wala nang buhay yung ano natin. 1v1. Ay nako, 1v1 kaso ang kunat nito eh. Okay. Ito ang pinakamahirap. Meron pa siyang poison. Pag nagpass to, GG tayo. Kailangan natin mag-pass ngayon, 2 cards, hindi naman natin siya mapapatay. Also, pwede siya mag-surprise and vision, diba? Pwede tayo mag-pass. Wala tayong pwedeng gawin. Ayun, 3 cards pa nga siya eh. Okay. So, 2 cards siya mamaya, kaso nga lang. Kailangan natin mag-critical. Yun lang kailangan na, yun lang pag-asa natin. Pwede to double surprise and vision gawin nito. Baka mamatay na tayo pag meron siyang venom spray. Possible, meron dalawang venom spray ito eh. Pero different story kung mag-critical tayo. Dalawang kit kailangan natin. 138. Ayan na nga. Mauuna siya mamaya. O diba? Pag di tayo nanalo dito, ay pag din siya napatay dito, talo tayo. Kailangan natin ang kit. Isang kit lang oh. Ayun ang sinasabi ko. Kaso, anong kailangan natin? Mamamatay tayo sa lason. Magdodraw yata, I think. Sana draw. Okay, draw. Ay, grabe yung laban na yun. Anak ng to ako. Napaka-intense naman yung laban na yun. Okay, draw. Much better kung draw kasi meron ka pa rin makukuhang SLP. Hindi naman natin habol MMR kahit nga lahat ng laban natin draw, okay lang yun. No? Nag-enjoy ka na, nakakuha pa ng SLP na secure mo pa. Kasi dito, alam ko plus 10 yata yung SLP kada draw dito. Sa plus 21. O kung plus 10 ng plus 10, di ba? Para ka rin nananalo. Para ka rin nananalo sa around 1.5. Kasi plus 12 yata dun, no? 1.7 below. O, di ba? So, yan. Fine match tayo ulit. Tingnan natin sino kalaban natin. Pero ang ganda ng laban. Kaso nga lang panay jumping lason. Okay, tingnan natin yung kalaban natin. Ayan na. Again and again and again. Jumping lason na naman, mga kaibigan. Sneak raid. Okay, sneak raid lang tong isa. Wala siyang smart shot. Kasi yung, parang yung bunganga niya, parang discard, no? Tingnan nga natin. Meron pala.
harap niya pala yun. Ano palang smart shot, anak man to, ano-ano. Okay, anong pwede natin gawin? Wala tayong pantira. Hindi naman tayo pwedeng mag aqua stock ng vegetal bite. Not worth it. Para saan? Yung aqua stock, hindi ka naman makapag-draw card, di ba? Wala namang aqua cards na ititira sa'yo. So, I think hindi siya worth it itira ngayon. Oh, pass mo na tayo. Grabe, tumalo na agad yung kaibigan natin. Kailangan natin ng blackmail. Blackmail, kailangan natin. Okay. Grabe. Kailangan natin ng blackmail, kaibigan. Wala, walang blackmail. Ilang tira pa? 4, 8, 12, 16. Kung nag 4 cards siya ngayon. Pero 2 cards na lang naman siya. Pero may mga 0 cost kasi siya. Pwede tayo mag-pass din. Mag-blackmail tayo mamaya. Baka sakaling lumabas. Pass lang tayo. Kailangan natin blackmail para mabuhay, masurvive yung bird natin. Kailangan niya pa mag-backdoor ulit para mapatay niya. 2 energy lang siya ngayon. Wala naman siyang pang-steal. Kaso ang dami yung 0 cost. Yun ang pinaka-problema. Ayan na. Gumamit lang siya ng 1 energy. 2 cards pero 1 energy. So, meron siyang 1... Grabe, ano to? Bakit walang blackmail? 4, 8, 12, 16. Meron siyang 3 energy ngayon. Pwede mag-smart shot to. Yung pinakamahirap. Ay. Ito ng pinakamahirap na sitwasyon ngayon. Meron siyang 3 energy. Sa 3 energy niya, pwede mag-smart shot to. Pero, 4, 8, 12, pwede pang mabuhay yung breed natin kung di tayo titira. Kaso pag di tayo binigyan ng blackmail, not worth it yung pass natin. Yung pinaka-risk. Worth it yung pass natin kung sakaling, worth it yung pass natin ha, kung sakaling bibigyan tayo ng blackmail by next round. Kapag tumira kasi tayo, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hindi tayo pwedeng tumira dito. Tingnan natin. Ayun na, buti na lang. Ay, finally. Okay, anong i-discard natin? Meron siyang, marami siyang energy, baka gamitin niya din, no? Sige, isa na lang. Ala, itong discard na lang. Ay, itong steel energy na lang. Gusto ko rin siyang nakawan kasi. I think ito na lang, isa. Spicy surprise. Sa bird, saan ba tayo magdi-discard? Ano ka lang to? Ang hirap naman mag... Okay, kailangan natin i-blackmail. Tapos, kailangan natin unahin itong ivory dahil maaari mag-ano yan. Maaari mag-smart shot siya ngayon. Okay, tignan natin. Nice. Mananakawan natin siya. Also, mapapatay din natin yan. Bigyan pa tayo ng ano. Bigyan sana tayo ng isa pang breed card. Isi-zero turn natin to. Maraming cards to. Pero isi-zero turn natin siya pag binigyan tayo ng breed card. Kahit egg bomb lang, egg bomb. Bigyan mo ang egg bomb. Okay, goods. Kasi nga, bakit natin masi-zero turn or manonotain? Dahil damage nitong... Shooting Song, Aroma, Shooting Song, and All Out Shot is 400. Since 324 lang yung shield niya, mamamatay siya. Ay, shield tuloy. 324 yung HP niya, mamamatay siya. Kahit mag-shield siya ng napakalaki, wala tayong problema dahil nga, ano, wala tayong magiging problema dahil kapag meron tayong Shooting Song, i-ignore natin yung shield. Also, pwede na rin tayong bumanat dito, I think. Bakit hindi? Pwede tayong bumanat dito. Banatan na natin. O kaya sige, pass muna tayo. Hindi. Ay, anak lang to. Buti na lang di sumama. Mamamatay kasi yung ano eh. Pwede yung ano nito, sneaky raid, pupunta dun sa aqua natin. Pero masi-zero turn natin. Okay, goods lang yun. Okay. Masi-zero turn natin. Goods lang din na hindi tayo tumira. Pwede tayong bumanat ng ganyan. Also, pwede tayo mag-prickly trap. Kasi pwede siyang... dumaan dito ngayon. So, kahit dumaan siya dyan, wala tayong magiging problema dahil mag-e-extra card tayo dito. Also, pwede siya mag-high shield, double surprise invasion dahil ang ginamit niya barb strike kanina and sneak raid. So, ay, kung meron siyang enough energy, hindi natin nabilang energy niya kanina. Pero nanakawan natin siya ng isang energy. So, ngayon, pwede tayo mag-ganyan. Kung di siya tumalon, okay lang din. So, bakit okay lang? Kasi meron tayong single combat and ivory. Kahit mapatay niya yung tank natin mamaya, meron tayong 3 cards. Makapag 3 cards pa rin tayo. Also, mauuna tayo sa kanya. Pero malamang sa malamang tatalon ito eh. Pero kung di siya tumalon, walang problema dun. Pag tumalon naman siya, wala din problema dahil may extra card tayo doon sa tank natin. Okay.
hindi siya tumalon, wala din problema. So bakit walang problema? Kasi nga 3 cards pa rin tayo mamaya, mapapatay pa rin natin siya. Okay, tulad ng sinabi ko, 3 cards tayo, kahit mag high shield siya, mapapatay natin siya. 177 na yan. Then 100 plus 128. Okay, panalo tayo. Grabe mga kalaban natin, Jumping Lason. Ang hirap kalaban ng mga Jumping Lason, for real. Sobrang hirap. Okay, so again, maraming salamat sa inyo. I think sobrang haba na naman itong video natin. So sana nagustuhan niyo yung mga gameplay natin, kahit medyo nahirapan tayo kasi sobrang hirap kalaban ng mga Jumping Lason. At gusto ko lang din i-take yung opportunity na to para pasalamatan kayong lahat, dahil nga 50k subscribers na tayo. Again, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!